Alam naman natin mga idol na meron ngang parusang kalakip ang nangyari kahapon sa laban ng Lakers at Pistons between kay Isaiah Stewart at kay LeBron James. At ngayong araw mga idol, inilabas na nga ang mga pataw na parusa dito kay Stewart at kay LeBron. Unang-una nga dyan ay itong si Isaiah Stewart ay suspended nga sa susunod na dalawang laban na itong Detroit Pistons. At alam nyo ba mga idol, dahil hindi siya makakalaro doon ay syempre hindi siya babayaran ng kanyang team na Pistons. At mawawala sa kanya mga idol, halos 45,000 or 22,000 per game. At kung sa pera nga natin yan mga idol, 2.2 million pesos. Pero mas matindi nga yung kay LeBron James mga idol dahil siya ay suspended ng isang game lamang. Pero mawawalan nga siya ng $284,000 o halos 14 million pesos yan mga idol. At kung tanong nyo bakit mas malaki ang kay LeBron James, dahil kasi mas malaki nga ang kontrata niya kesa dito kay Stewart. Percentage kasi mga idol ang kinukuha dyan at ibinabawas nga sa kanila. Kaya nga't napakalaki ng bawas kay LeBron. Sahod niya kasi for this year ay 41 million, samantalang kay Isaiah Stewart ay 3 million lamang. At i-clear na nga din natin mga idol ang isang fake news na kumakalat ngayon. Meron kasing isang balita na nagsasabi na ito nga daw si Stewart ay na-fine for $950,000 ayon daw kay Sam Saranya. Pero mga idol, wala yang katotohanan. Walang fine na nangyari kung hindi suspension lamang. So sana ngayon naging malinaw ang ating balita at update tungkol sa suspension ni LeBron James at Isaiah Stewart. I-like nyo lang ang ating video mga idol kung nalinawan at naintindihan nyo nga ito. At punta nga tayo sa ating susunod na balita tungkol nga ito sa power rankings na ilalabas ng NBA. Ayon nga sa kanila, ang pinakamalakas team daw ngayon ay ang team ng Golden State Warriors. At syempre, base naman sa record, sila talaga. Pumangalawa sa kanila mga idol ang team ng Phoenix Suns, pangatlo ang Chicago Bulls, pang-apat ang Brooklyn Nets, panglimang team ng Miami Heat, 6 Washington Wizards, Utah Jazz sa 7, 8 Los Angeles Clippers, 9 Boston Celtics at pang number 10 ang Milwaukee Bucks. So yun nga mga idol ang power rankings ayon sa NBA. Ngayon sa tingin niya mga idol, sino sa tingin niyo ang madadagdag pa na team dito sa power rankings sa susunod? At sino naman sa tingin niyo ang malalaglag sa top 10 sa mga susunod pang linggo ng NBA basketball? Komento niyo lang mga idol ang inyong mga opinion. At yun nga lamang din para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!